Magandang hapon po sa inyong lahat, lahat na aking mga kaibigan, mga taga-panood na aking YouTube channel, ang Jose Otida Agri TV. Sa hapon na ito ay narito na po tayo sa ating ampalaya na ating tinatanim sa ating drip irrigation garden. Noong maliit na po ito ay nagpalabas na po tayo ng video na sa ating pagtatanim. So ngayon, malaki-laki na po at mayroon ng bunga. Nais ko pong magli-lecture sa inyo para po sa mayroong mga tanim na ampalaya sa gusto pa pong magtatanim ay makatulong po ako. At talagang nakikita ninyo na magtatagumpay tayo kasi andito na ang bunga. So ito, isa at kalahating buwan na po ito, no? Mula nang i-transfer natin. So, sa nakita nyo, mayroon ng bunga. Mayroon ng bunga, pero mga isang linggo pa ito, harvestin na natin ito. So, yung una po, i-review ko na lang po sa paghanda natin sa lupa. No? Naglagay tayo ng organic basalt sa ilalim. Nag-spray tayo ng Bio Agronica Plus sa ilalim para po mahanda po ang lupa. So, sa pag-aalaga na po natin, wala na tayong masyadong problema kasi andyan na ang plastic mulching natin. So sa gilid, sa dadaanan po natin ay may mga damo-damo. So ito na lang tinatanggal natin. So sa pagtanggal natin ay ang mga damo nilagay natin sa itaas. So sa paglagay natin dito, parang nakatakip ito sa plastic, talagang ma-preserver po natin ang buhay o yung quality ng ating plastic, hindi siya madaling mabubulok sa init. So, andyan lang yung pagtanggal natin ng lupa sa gilid o sa kanal. Pagtanggal natin ng damo sa kanal. So, itong ginagawa natin. So, sa puno naman, mayroon namang kaunti mga damo-damo. Ito, manumano na lang po, tinatanggal natin. So, ito naman, sensitibo talaga ang ampalaya sa anthracnose, yung fungal disease. Pero ito, pag ganyan, naayos na po ito. Ayos na po ito. At nakontrol na po natin ang fungal infection sa paggamit natin ng ating organic fungicide na Agronica Magic. Yung fungicide natin na organic talaga. So itong ginagamit natin. So pag i-close up natin ang mga dahon dito, fresh na fresh talaga. So wala talaga ang mga fungal infection. So ikot tayo ng konti. Kita ko sa inyo ang bunga, isang bunga. Okay, ito. Ito. Isang bunga. Malaki-laki na. So ang bungang ito, ang ampalayang ito ay Poseidon sa condor po. So salamat tayo sa condor. Mayroon namang mga magagandang variety diyan sa ibang company. So ito lang kinagamit natin kasi ito po ang available sa tindahan ng pang-agrikultura. Oh, ito. To. Medyo malaki-laki ito. Malaki-laki ito. Ito, mayroon namang damo dito. Iba talaga yung damo ito. Papaya talaga. So, hindi pwedeng ituloy natin kasi malaki yung papaya. Tinanggal natin. Okay. So, sa paglagay natin ng pagagapangan, so ito, huli nating nilagay itong tuwai na ito. Itong mga straw. So, itong tinatanggal na natin itong ginagamit. So, sinasadya natin, ipahuli natin. Paglagay natin, mayroon kaagad na gumagapang na dahon para po hindi siya masyadong mababad sa init at hindi siya madaling mabulok. So, yung pinaka-purpose natin. So, yung inuuna natin, yung vertical. Itong vertical na nilagay natin sa puno. Okay. Ito. Mayroon na. Mayroon ng medyo malakalik eh. Yung ibang puno, mga maliliit pa lang. So, ito, mga maliliit pa lang. So, titingnan natin. Ito,
may malaki-laki na. No. May malaki-laki na, oh. Oh. So talagang totoo pala itong vlog natin, no? Totoo pala ito, hindi ito isang scripted video. Talagang mula noong pagtanim natin hanggang ngayon nagle-lecture tayo. So kumpleto na po ang ating mga vlog at makatutulong na po ito. So sa pag ginagamit nating poste, ito recycle na po ito, ilang beses na natin itong ginagamit. Kawayan po ito. Oh. Okay, ikot po tayo. Ah, ito. Mayroon pa. Oh. So okay. Ito ang marami. Ito. Ito mayroong isang ano? Hindi natin kilala yung insekto ito, lumipad. So mayroon namang ganyang klase under quality. Kasi siguro bitin siya sa pagkain. Ito marami. Mayroon, oh mayroon, mayroon. Mayroon, oh, mayroon pa. So mayroon talagang bumabalok dot. Kasi siguro nabibitin siya sa nutrients. Pero marami sila. Okay. So paminsan-minsan pag gumagala tayo dito, namamasyal tayo, iano lang natin ang mga talbos niya. No, ilagay lang natin yung mga nahuhulog. No, i-guide lang po natin. Ito, marami-rami ng mga bunga. Ito. So ibang ore ang no ito. Street, no? Street. So ito yung mga talbos na dito sa puno ay tatanggalin natin. Madali naman itong tatanggalin. Tanggalin natin kasi hindi ito ano, parang magiging masikip lang po. Okay. So, ikot tayo sa gitna. Sa gitna tayo hanggang makalabas na po tayo. Okay, mayroong mga maliliit pa. Yung iba, wala pa. So, ito, marami ito. Marami ito. Dalawa, yung isa, tatlo. Mayroon ding wala pa. So ang ginagawa nating drenching na ating dinidilig natin sa puno ay yun pong calcium nitrate, no? Yung calcium nitrate ang ginagawa nating fertilizer na pandilig sa puno. So ang mixture natin, isang ligo o isang basiyo ng sardinas, ilagay natin sa isang balding tubig o isang galon, at yun na pong ligo o yung empty can ng sardinas, yun pong ginagamit natin pang sukat sa pagdilig. Dinidilig natin dito sa puno. Okay. Madali lang po ito. So naglalagay tayo once a week. Pero yung pag-spray natin dito, once a week din, kasi mayroong lumilipad na mga insekto dito. So sa ginagamit natin na Biotonic at Optimax at yung Magic po natin, no? Yung Agronica Magic. Tatlo po 'yon. Isang sprayhan lang hinahalo natin ng tatlo. So para isang gawaan lang. So bago na po ngayon ang ginagamit natin yung mga organic na talaga na produkto ng Bio Agronica. So maraming salamat sa Bio Agronica, at sana subukan nyo. Maganda pala itong organic na produktong ito. Okay, tuloy po tayo. Okay, mga maliliit pa.
Ito, mayroon talagang inatake ng fruit fly. Ito, kita ko sa inyo. At saka mayroon ding uod. So, yung fruit fly, itong hindi tayo nakapaglagay ng insect attractants, no? Yung fruit fly, galing yon sa mga puno ng mangga at bumibisita dito. So, dito sila nagbabaon ng kanilang binhi, no? Uod ang kanilang binhi. So, isa lang nakikita natin. So, wala masyadong ano. Isa lang, ito lang. So, maglalagay tayo ng insect attractants. Oh, ito. Malaki ito. Malaki. So ito, itong mga talbos na ito, pag namasyal tayo, so iano natin lang dito, ganyan lang, so, ito mayroon pa, ano lang, sila nang bahala na kumakapit yan. Okay. So, sana po ay nagugustuhan nyo ang ating video, at sana po ay magtatanim po kayo ng ampalaya. Kasi po ang ampalaya po ay kinakailangan po ng ating katawan, lalo na po sa may karamdaman na mataas po ang sugar. Aprobado na po ito, gamot talaga ang ampalaya. So maraming salamat at magandang hapon.